これから始まる大レース。ひしめき合って7クラ。天下のサラブレッド4歳馬。今日はダービーめでたいな。それが走れ走れマキバオ。本命穴馬かき分けて。走れ走れマキバオ。追いつけ追い越せ引っこ抜け。スタートダッシュで手遅れる。どこまで行っても離されるおどさ。ここでお前が負けたなら、おいらの生活ままならぬ。走れ走れ走れ牧場を、本命穴馬かき分けて。走れ走れ走れ牧場を、追いつけ追い越せ引っこ抜け。走れ走れ走れ走れ走れ牧場を、本命穴馬かき分けて。走れ走れ走れ走れ走れ牧場を、追いつけ追い越せ引っこ抜け。Sumali siya isang obstacle contest si Makibao. Pagkatapos ng napaka-exciting na laban, nanalo siya laban sa babaeng kabayo na si Super Red Pearl. Paparating ng huling karera, ang chrysanthemum award ng G1 competition. Pero nagulat kaming lahat nang biglang nawala ng malay si Boss Onald. Bilisan niyo na! Tumakbo na kayo! Ano ba? Bakit ba napaka-inosente mo pa rin? Makibao! Kawawa naman si Makibao. Ikaw talaga, Kasky. Sobrang pag-aalala mo kay Makibao. Grabe. Paano kasi? Hinete ka nga. Kahit na ano pa ang sitwasyon, hindi ka nagpapa-apekto. Hindi naman. Hindi sa ganun bossing. Totoo yun. Kahit nabigla ka, mas inuuna mo pa rin ang nararamdaman ni Makibao. Kaya naman, hindi na ako nag-aalala. Hindi naman. Kung ganun, naliwanagan ka na pala. Noong nag-desisyon ako lumaban, nakaanda na rin ako sa anumang mangyayari. Ibig sabihin, alam mo na pala nung una pa lang. Pero bakit ganun? Hindi ko man lang yun napansin. Teka, oo nga pala. Ano ba binabalak mo? Pwede ba ako maging assistant, Mr. Zhang? Siyempre naman, nag-aalala nga ako. Akala ko mababawasan pa ang tauhan ko. Salamat. Sa darating na araw, makakasama ko pa rin sina Kasket Makibao. Bossing Onald, ayos ka lang ba? Sabihin mo, lalakas ka pa rin naman katulad ng dati, hindi ba? Siyempre naman, babalik uli ako sa dati. Ang kaso lang, hindi na ako pwedeng sumakay uli sa'yo, Makibao. Tama yun. Hindi na ako makakasakay sa kabayo. Hanggang dito na lang ang pagiging hinete ko, kaya kayo na lang ang tatakbo. Simula ngayon, gawin yung dalawa ni Kasky ang lahat na magagawa nyo, ha? Pasensya na talaga. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, Bossing? Oo nga naman. Hindi ko pa yun kayang gawin mag-isa. Kailangan ka pa namin. Nagsisinungaling ka lang. Hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Babalik ka pa rin sa dati. Ikaw pa rin ang boss ko. Makakasama ka pa rin namin tabakbo. Hindi ko kaya. Bossing! Hindi na ako pwede sumama. Hindi nakakayanin ang katawan ko. Pasensya na, kailangan niyo tanggapin ang katotohanan. Na kayo na lang ang aharap sa mga susunod na laban. Hindi pwede. Hindi ako makakabayad. Hindi na ako tatakbo kung hindi ka namin makakasama. Hindi na ako tatakbo. Ano ka ba? Ba't ba napaka-inosente mo pa rin? Hindi. Nakakasiguro ako hindi ako matitiis ni Bossing. Bakit ba, Makibao? Ang bagal-bagal ng takbo mo. Limot mo na ba kung bakit ka sumali sa obstacle race? Bakit para yata wala ngayon sa mood si Makibao? Patamlay siya. Sigurado akong inaalala niya pa rin si Boss Onald. Siguro nga. Makibao, ano bang ginagawa mo? Bakit bang bagal mo tumakbo? Ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba talaga gusto mong mangyari? Relax lang ka! Ano bang klaseng takbo yun? Pinanghihinaan ka kagad ng loob! Iniinsulto mo ba ang pagiging derby champion mo? Malulukot si Bossing sa ginagawa mo! Pag ganyan ka, hindi ka mananalo sa kahit anong karera! Imposible na talagang manalo dahil dalawa na lang tayo. Imposible na yun dahil wala na si Bossing. Kung
sa tingin mo, kulang ang alam ko. Huwag bibitaw na ako bilang hinete! Kaski, hindi ka naman seryoso, diba? Teka lang! Pasensya na! Kahit sino pang maging hinete niya, hindi siya mananalo kung ganyan siya. Nakakalungkot. Mr. Zhang? Magpukatatag ka. Kailangan mong maging matatag, Kaski. Opo. Tatanggap na ni Kaski ang nangyari. Si Makibaho na lang. Alam ko naman na talaga mahirap yun para sa kanya. Nakakainis! Hindi pwedeng mangyari yan! Ano ka ba? Huwag kang ganyan, Makibaho! Mangisla, huwag mo ako pakialaman! Ako! Makibaho! Nga! Nga! Aba, mukhang nalasing yata ako sa ininom ko, ha! Ay! Nakakasar talaga! Bakit ganon? Nainis ako sa mga nangyayari! Ba't mo pinainom si Makibaho, Papa? Paano kasi? Sa tingin ko, malungkot si Makibaho. Gusto ko lang naman siya mag-relax. Makakalimutan niya ang mga malulungkot na bagay pag uminom siya ng alak. Ay, nakakainis talaga ang dagang yon. Ang bilis-bilis naman niyang sumuko. Sabi niya sa akin, ayaw niya sa mga madaling sumuko. Pero hanggang salita lang pala siya. Dapat, bilisan niya na lang magpagaling. Pero kung gagaling pa siya, nakakainis siya, wala talagang kwentang dagang yon. Ibig mo sabihin, sinisisi mo si Bossing Arnold? Bakit ganun? Ibang klase ka talaga. Ano? Hindi ako, kundi si Bossing Arnold ang ibang klase. Ang sabi niya, hindi na raw kakayanin ang katawan niya na sumakay ng kabayo. Sinabi lang niya yun para naman wala na siyang gawin. Ano yun? Mr. Zhang? May maganda akong balita. Pagkatapos ng sinuloy ang karera ni Cascade sa French Derby, babalik na siya. At ang Horse Commemorate Contest ang una niyang sasali ang karera sa pagbabalik niya. Binabala ko rin na isali ka ron. Pero... Tama! Maganda magkakataon yung Makibaho! Oo nga! Magkakaroon ko uli ng pagkakataon makalaban si Cascade! Pero wala naman si Bossing Arnold. Siguradong talo na ako. Sige na, Islao. Mataro. Umuwi na kayo. Oo. Tara na, Makibaho. Umuwi na tayo. Iwanan nyo na yung lasing na. Iyahan nyo na siya. Pero bakit namin siya iiwanan? Hindi ka ba narinig? Sabi ko umuwi na kayo! Makibaho, di lang naman ikaw nasasaktan. Meron pang ibang masigit na nasasaktan niyo yun kaysa sa'yo. At yun sana ang itanim mo, dyan sa isip mo. Uncle Sam, talaga bang iiwan natin siya? Sino pang mas nasasaktan kaysa sa'kin? Nagkakagulo ang lahat dahil magsisimula na ang Chrysanthemum Award at ang Jingdu Racing Ground ang pinaka-exciting na lugar kaya dinudumog ng mga manonood. Ito ang huling karera para sa 4-year-old third championship race. Sa araw na ito, ibibigay ang Chrysanthemum Award. Kahit hindi nakasali si Cascade, magagaling at malalakas na kabayo ang kasali sa karera. Sa pagsisimula ng Chrysanthemum Award, papasok na sa loob ang 18 champion na kabayo. Sa unang lane, ang mabilis sa parang alo na si Molly Alo. 3,000 meters ang kailangan nilang takbuhin. Siya pa rin kaya manguna hanggang sa dulo? Hindi lang para mauna. Ang strategy na hinanda ko ngayon. Kaya umadaki yung lahat. Sa gagawin ko! Sa pangalawang lane naman, ang pangatlo sa pinakagusto ng mga manonood, ang King of Racing Horse, Hitomi Amazon. Pero hindi niya suot ngayon ang simbolo ng pagiging hari niya, kaya siguradong gusto niya talaga mapanalunan ang Chrysanthemum Award. At ngayon naman, nasa ikatlong lane ang nanalo sa Grand Derby na talaga namang nakakagulat ang pagkapanalo. Ang puting kabayong inaabangan ng lahat ng manonood, si Midori Makibaho. Makibaho, sana gawin mo lahat ng makakaya mo. At nasa pang-apat na lane naman ngayon ang Ocas champion ng babaeng kabayo na si Super Red Pearl. Makikita nyo rin na nagkamit ng GDU News Award ang number 8 na kabayo na si Plain Mia. Nagkamali lang ako ng timing nung huling karera. Ngayon siguradong ako naman nanalo. Blamo sa ako! Makikita nyo naman ngayon sa pang-anim na lane ang Superstar. Ikalima sa paborito ng manonood at pangatlo sa Grand Derby. Ang number 11 na kabayo, si Bayer! Nagkagulo at nagpalakpakan ng mga manonood! Salamat sa inyo lang. Ano?
Naku, mali. Para pala sa huling gabayong palakpak ng mga manonood. Makuha kaya ngayon ang nakababatang kapatid ni Peter II ng Chrysanthemum Award na hindi niya natapos noon? Ang isa sa inaasahan na makakakuha ng Chrysanthemum Award, si Peter I! Marami ang umakasa mananalo sa karerang ito. Oo, tama. Hindi kasali ngayon si Cascade sa karera, kaya merong pagkakataon ng lahat ng kasaling kabayo na makuha ang championship. Sa tingin ko, mukhang maganda magiging laban ngayon. Huh? Arnold! Bakit narito ka? Hindi ba dapat nasa ospital ka ngayon tagpapagaling? Diyan ka maupo. Ayoko nga sana pumunta eh. Pero itong unang pagkakataon makikita ko silang tumatakbo ng silang dalawa lang. Siguro, naiintindihan na nila ang paghihirap ko kaya hindi nila ako binibisita dun sa ospital. Oh, hindi. Siguro abala sila sa ginagawang special training. Ayos lang, kahit ano pang dahilan. Ang gusto ko, maging pinakamagandang alaalang karera na to dahil sa kanilang dalawa. Magsisimula na ang karera. Maririnig ngayon na tumutugtog ang musika, hudyat na magsisimula na. Pumapasok na silang lahat sa gate. Si Peter I ang inaasahang mauuna. Si Molly Alo, Hitomi Amazon at Midori Makibao naman ang nasa gitna. Saan kaya lulugar si Super Red Pearl, si Play Me at si Bayer? Ano kaya ang mangyayari sa karera ngayon? Sa pagkakataon na ito, ang third championship ang mahalaga. Magsisimula na ang Chrysanthemum Award! Lumabas na sila! Nagsisimula ng tumakbo ang mga kabayo. Sino kaya mauuna? Si Peter I kaya o si Molly Alo? Naku po! Si Hitomi Amazon! Si Hitomi Amazon ang nangunguna! Sumusunod naman si Super Red Pearl! Ibang klase! Mukhang gustong-gusto na talaga mauna kagad ni Hitomi Amazon, ha! Nangunguna si Hitomi Amazon, samantalang bumaga naman ang takbo ni Molly Alo. Nasa huli pa rin si Peter I! Iba ang nangyayari ngayon kumpara sa mga nakaraang karera! Peter I! Ayaw mo maubos agad ng lakas mo kaya nagpapahuli ka, di ba? Wala akong pakialam kung anong taktik ang gagawin mo. Basta may plano rin ako. Yun ang ireserba ang lakas ko. Ano nangyayari? Mukhang meron silang kanya-kanyang taktik, ha? Ano kayang nangyayari? Nasa pinakahuli si Molly Alo. Pati si Peter I, nasa huli din siya. Sigurado, nag-aalala na si Makibao. Dapat makita na namin ngayon ang gagawin nilang strategy. Makibao! Ha? Sa dulo ang mas mahalaga. Tama lang ang bilis mo. Sa ngayon, hindi pa natin kailangan mauna. Obserbahan natin kung ano ang gagawin ni Peter I. Naintindihan ko! Alam ko na, may sariling plano si Kaski. Sa nakikita ko, mukhang sumusunod naman si Makibao. Talagang magkasundo na silang dalawa. Mabuti naman kung ganun. Nangunguna pa rin si Hitomi Amazon at si Super Red Pearl. Mga anim na kabayo ang layo nila sa karamihan. Nasa likod ng lahat ng mga kabayo at walang sino man ang humahabol. Alayos lang ba kayo? Alam ba kayo ang ginagawa nyo? Tignan na balayo sila ng dalawa. Ayaw nyo pa rin bang humahabol sa kanila? Lalo na sila ng mga kalayo. Tama, alam ko na. Alam kasi nila kung ano kakayaw ko, kaya naman ako ginagawa nila sukatan. Alam ko na. O ta, sige, ako na mangunguna sa inyo. Tatakbo na ako na mabilis. Kayo lahat, sumunod na kayo sa akin. Teka, bakit hindi sila sumunod sa akin? Ang akala ko ako nang hinihintay na labaw na bago sila tumakbo. Hindi ko na pa kaya. Kailangan nakabaw na. Oh, humahabol na si Bayer! Ah, hindi ba niya alam na mayroong trap dun sa bandang unahan? Nandun yung dead hillside! Ano mo yun, Papa? Dead hillside? Oo! Simula sa third curve lane, may isang straight lane na paakit sa hill. At pagkatapos nun, ang napakatarik naman na pababa. Kapag tumakbo siya ng sobrang bilis sa ibaba ng hill, mahihirapan na siya pagdating sa fourth curve lane! Ako na ba nanalo ngayon? Naku po, hindi na nagawang umikot ni Bayer sa fourth curve lane. Dire-diretso siya sa labas na lane. Blah! Hindi ako pwede na ba ito? Heto na ako! Nakatalon ng mataas si Bayer. Hindi niya nabangga ang harang. Ang galing, nakabalik na siya ngayon sa lane. Magamit talaga ako. Isa yung sa strategy ko, kaya ginawa ko yun para mabigyan ng pagkakataon yung iba na makahabol. Pambihira. Kinabahan ng lahat sa ginawa ng kabayang yun, ah.
Kaya nakapasok na ang lahat ng 18 kabayo sa lane. 10 kabayo ang distansya ng karamihan sa 2 kabayong nauuna. Konti na lang at matatapos na nila Super Red Pearl ang 1,000 meters. 1 minuto na lang. Ayos lang. Gaya ng inaasahan. 1 minuto sa 1,000 meters. 3 minutes at 2 seconds sa 3,000 meters. Kami pa rin naman nanalo. Ganun pa rin ang strategy niya. Eto na, bumibilis na ang takbo ni Hitomi Amazon. Binilisan na niya ang takbo, pero hindi pa nangangalahati ang karera. Ano nangyari? Kung ganun, gagamitin niya ang pagbaba sa hill? Sasamantalain ko na ang pagkakataon na to. Bibilisan ko na ang takbo para madagdagan pa ang distansya ko. Kailangan malayo na ako sa karamihan pagdating sa third curve lane. Sigurado kasi makakahabol ang iba kapag nasa straight lane na. Nagsilang ang straight lane sa ground na ito. Ako, baka hindi na makayang habulin ni Makibao ang distansya ng 10 kabayo, ah. Paano na yan, Makibao? Si Boss Arnold! Hindi ako pwede magkamali. Gumiti saan si Makibao? Gumiti sa saan, hindi ba? Oo. Ayaw ni Makibao na mag-alala ako. Sige, basta gawin nyo lang lahat na mga kaya nyo. Nasa kalagitnaan na ng karera at makikita mula sa umpisa hanggang ngayon, walang pagbabago sa bilis na takbo ng mga kabayo. Ano ba? Hindi pa ba kayo habol sa kanila? Baka hindi na tayo makahabol pa mamaya. Ano ba kayo? Hindi pa ba kikikinos ngayon? 1,000 meters na lang ang tatakbuhin ni Hitomi Amazon. Malayo ang distansya niya sa karamihan. Mahabol pa kaya siya? Hindi na ako makapaghintay pa. Nahabol na rin ako! Sa wakas, meron ng pagbabago nangyayari. Humahabol na ngayon ang mga kabayong nasa likuran. Mukha wala ng pag-asa mga kabayo na ngayon palang hahabol. Ha? Pero kahit paano, mababawasan ang distansya nila kay Hitomi Amazon. Kasi bilis lang ng pagtakbo ni Peter the First ang ginagawa ng mga kabayo sa likuran. Nung nakita na lang hindi nababago ang takbo ni Peter the First, saka sila nang madaling humahabol. Ang kaso lang, mauubos ni kagad na lakas sila kapag ganong stilo ginawa nila. Pero... hindi siguro naisip ni Peter the First na ganun din kabilis ang takbo ni Hitomi Amazon. Oo, oh, Peter the First! Hindi ko, gugulakin na lang sa mga kabayo pagdating doon sa huli. Pero, palak na ang distansya. Sa tingin mo, makakaya mo pang habuli si Hitomi Amazon pagdating sa dulo? Ako hindi sigurado. Kaya Peter the First, kung dito na lang kita masasamaan, ha? Paano? Ako na lang, kusayo! Humahabol na si Moriano, hahabol na rin kaya yung iba? Wala pa rin ginagawang aksyon si Kashki. Pero naniniwala ako sa desisyon na gagawin niya. Alam, si Boss Arnold palang pinakanasasaktan. Sinasadya niyang itago ang nararamdaman niya sa harap namin. Nagkukunwari siya na baliwala lang yung nangyari sa kanya. Akala ko ayos lang sa kanya. Hindi ko man lang naisip ang nararamdaman niya. Hindi ko alam na kailangan niya talagang isuko ang lahat at iwanan kaming dalawa ni Kasky dahil sa kalagayan niya. Boss Arnold, pangako namin sa'yo. Simula ngayon, magiging malakas at matatag kami ni Kasky alang-alang sa'yo. Gagawin namin ang lahat ng magagawa namin para maipanalo mga susunod pang laban! Makibao! Ha? Ihanda mo na ang Mazda style! Ha? Alam ko na ngayon kung anong binabalak ni Peter the First. Gagamitin natin ang paraan na yun paglagpas sa hillside pagkatapos ng third curve lane. Naintindihan mo ba ako? Oo, naintindihan kita! Kumapit ka na, Kasky! Ito na ang Mazda style! Yeah! Si Makibao, mahabol na! Yung Mazda style, yun ang ginamit niya sa pagbaba! Bakit ginamit nila ang special running style na yun? Baka hindi nila kayanin pagdating sa fourth curve! Ginawa na yung kanina, di ba? Hindi, tama lang yan. Huh?
Hindi ko akalain na gagawin nila yun. Napag-isipan na pala nila. Akala ko mas magiging maingat ang pagtangko nila ngayon na hindi nila kasama si Onald. Meron pala silang sariling style. Pinili nila ang paraan na magiging responsible sila sa sariling laban. Ang special running style. Ano nangyari? Bakit biglang bumilis ang takbo nila ngayon? Totoo lang, wala na silang kapag-apag-asa. Ako ba nanalo? Nanalo na ako sa laban na to! O, nagsasaya ka na? Peter the First, kanina ka pa ba dyan? Sa susunod na fourth curve, sa pinakaloob na lane ka tatakbo. Doon tayo sa pinakaloob na lane. Nako, mukhang mali ang plano nila! Sumobra sila! Ginamit ni Midori Makibawot ang hinete niyang si Kasky ang master running style habang pababa ng dead hillside! At buong lakas nila itong tinatakbo!